Hindi na kayo maghahanap ng itlog na pula. Ang hanapin nyo na lang ay kamatis na pula. Hello guys, Chef Allen again here. Welcome back to my channel. Meron akong gustong i-share sa inyo kanina nung ako ay nasa grocery. Merong dalawang Pilipina na nagkikwentuhan. Namimiss na raw nila yung mga pagkain Pilipino. Siguro, hindi sila makapagluto ng pagkain Pilipino sa kanilang amo. O di naman kaya, meron silang inahanap na pagkain Pilipino talaga. At isa nga sa narinig ko kanina pinag-uusapan nila ay namimiss na nila yung mga simpleng pagkain. Katulad ng mga sinangag na kanin na mayroong sinangag na dilis at mayroong itlog na maalat at kamatis. Ayan. So nakita nila yung itlog na maalat doon sa grocery. Yung itlog na maalat dito sa Malaysia ay nabalot ng charcoal na kulay itim. Ayan. And then so yung itlog na maalat nila dito is very salty, Hindi katulad ng itlog na maalat din sa Pilipinas. At ginagamit yung itlog na maalat dito hindi para sa salad, na katulad dyan sa atin, kundi ginagamit iyon para doon sa buttered prawn, salted butter prawn, o salted buttered chicken. Yan. Dyan nila ginagamit yung kanilang salted egg. Sa video ng ito na gagawin ko, gusto kong i-share sa ating mga kababayan na talagang nagkikraving na kumain ng itlog na maalat. So, papakita ko sa inyo sa video ito kung paano gumawa ng itlog na maalat na sa simpleng recipe lang. Para sa ganon, saan man kayong bansa naroroon, pwede kayong gumawa ng sarili nyong salted egg. Makain ninyo ito anytime na gusto ninyo. Gusto nyo rin gawing negosyo, pang negosyo, pwede rin, Normally sa Pilipinas, ang paggawa ng salted egg ay ginagamitan ito ng lupa. Yung malambot na klase ng lupa, normally ito yung pinagbahayan ng anay. So, ang gagawin doon, dudurugin. Pag na-powderize na siya, nalagyan siya ng asin at kunting amount ng tubig, sa kanila ngayon, ikukot yung itlog doon ng itik. Ayan. So, the best na itlog na gamitin para sa itlog na maalat, ito yung wild range na itlog ng itik, organic. Ayan. So, ngayon, ang recipe na meron tayo rito organic na itlog ng itik. Ayan. So, ito ay organic. And then, meron tayo ditong 10 piraso lang yung nabili ko. At meron din ditong salt. Yung salt natin ay around 280 gram. So hindi natin kailangan ng putik. Kailangan lang natin dito ay salt na 280 gram. At saka sa halip na putik, water. So water natin is 960 ml. And then meron tayong cooking wine. Noon, hahaluan lang natin ng 1 tablespoon of cooking wine yung ating salt and water. So, gagawin natin, paghahaluin natin si salt at si water, and then after that, pakukuluan natin siya. Pag kumulo na siya, palalamigin natin. So, lalagyan natin ng 1 tablespoon of cooking wine, palalamigin. And then after nang malamig na siya, saka natin ilalagay sa isang jar at ilalagay, ibababad yung ating itlog, itlog ng itik. At ito ay ibabrine natin siya sa loob ng 17 days. Yung 17 days na ginawa ko,
saktong-sakto lang para sa akin yung kanyang alat. So after ng 17 days, pwede nyo na siyang pakuluan. Ano? Pakuluan nyo siya into the, pag kumulo na yung tubig, lagay nyo na yung itlog, pakuluan nyo siya into the medium heat ng mga around 15 minutes to 15 minutes, and then after that, palamigin ninyo, pwede nyo siyang i-reboil ulit ng another 10 minutes to 15 minutes para siya ay maging oily. Ano? Maging oily yung inyong itlog. Yung mamanti-mantika yung loob. Yan. So, subukan ko na yan. Pero pinaka-the best talagang itlog na makuhan nyo dapat ay wild range egg. Kasi yun talagang mamanti-mantika yung itlog na mula doon. Okay. So, ngayon, simulan natin. Ano? Mapapaano ito gawin? Una, pakuluan muna natin yung ating salt and water sa isang pot. Alright, so ito na yung ating pinakulong salted water with 1 tablespoon of Chinese cooking wine. Na nakalagay na siya ngayon sa isang jar. So, ang gagawin natin ay ilulagay natin yung ating egg sa loob ng jar. And then, mapapansin nyo, nakalutang siya, no? So, ang gagawin natin dito para talagang lubog na lubog yung ating eggs. So, kailangan nyo maglagay ng yung sealed pack natin na plastic. Lagyan nyo siya ng plain water. Ano? Seal din nyo. And then, ilagay nyo sa ibabaw ng itlog para lumubog si egg. Ayan. Para lumubog si itlog. So, ganyan lang ang sistema, guys, na dapat nyong gawin sa inyong bahay. Mga kababayan natin dyan na nagki-crave sa pagkain ng salted egg. And then, after that, i-wrap ninyo ng cling wrap. And then, syempre, lagyan nyo ng date. Yan, kung kailan ninyo ginawa ito. So, ito yung ating salted egg brine. So, meron siyang, ang date ito ay 22 August 2020. So, ready siya sa 8 of September 2020. Pero kung gusto nyo pa ng mas maalat sa date na yan, sa 17 days, pwede nyo extend hanggang 21 days. Ano? Pero para sa akin, yung 17 days, saktong-sakto lang yung kanyang alat. So, yun lang, guys. Ang gusto kong i-share sa inyo. And then, para matiyak ninyo na yung egg ninyo ay ready na, ay pwede kayo mag-try muna ng isang piraso. Pakuluan ninyo. Ano? Kung napakuluan ninyo, buksan ninyo, tikman ninyo, para alam ninyo kung sapat na ba yung kanyang saltiness ng itlog para sa inyo. Kung okay na sa inyo yon, and then tanggalin nyo na siya sa water, sa salted water, and then pakuluan nyo na siya lahat. And then yung water, huwag nyo itatapon. Ano? Pwede kayo ulit maglagay ng another batch, ano, ng egg. At ganun po proseso pa rin, ano? 17 days. Ayan. So, reusable yung ating salted water. Hindi kagaya ng putik, ano? So, bagay yung putik, pagka natuyo na, dagdagan mo ulit ng putik. Ay, nagdagan mo ulit ng water, ano? Para maging clay siya ulit. Ayan. Para ma-dissolve ulit yung lupa. Okay? So, yan, guys. Kumukulo na yung ating itlog na maalat. So, pakuluan lang natin siya ng mga 15 minutes. After 15 minutes, rest natin. Pag malamig na, pakuluan nyo ulit ng another 15 minutes or less than 15 minutes para maging oily siya. Ano? Okay. So, hope na itong recipe ito ay magustuhan ninyo.
At para doon sa mga kababayan natin na nagki-craving na makakain ng itlog na, maalat, ito na yung sagot doon sa inyong problema. Yan. Sana magustuhan ninyo. At kung bago kayo sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and share this to your friends. Okay, that's all. Maraming salamat. Alright guys, ito na yung ating final product ng salted egg. So, meron akong hiniwa dito. Mapapansin nyo, ano? Yan. So, medyo mamanti-mantika siya dito sa side niya. Yan, kasi bagong luto. Yan. So, hindi nyo na kailangan bumili pa o maghanap pa ng itlog na pula para lang kayo ay makakain ano ng itlog na maalat. So, ang kailangan nyo lang ay salt, water, and Chinese wine. Pakuluan nyo. Ibabad nyo itong itlog ng itik ng 17 days. And then, pakuluan ninyo 15 minutes. And then, rest, palamigin, pakuluan nyo ulit another 15 minutes. And then, you have your own salted egg. So, hindi nyo na kailangan kulayan pa ito, guys, na ibabad nyo food coloring. Hindi nyo na kailangan gawin yun sapagkat mas magandang kainin nang wala siyang food coloring. No? Kasi minsan na nangyayari kapag binababad nyo to ng ilang coat sa food coloring, so, hahawakan ninyo, magkukulay din sa kamin nyo at minsan, dumidikit pa ito sa yung food coloring sa ating itlog na kakainin. So, it's not healthy. So, kung gusto nyo ma-identify na ito ay itlog maalat, gawin nyo lang, kuha kayo ng maliit na food coloring. Ganyan. So, medyo patakan nyo lang, o kaya brasan nyo lang ng konti. Ayan. So, identify nyo na na siya ay salted egg. So, hindi nyo na kailangan ibabad the whole thing, ano? Doon sa food coloring. Just brasan nyo lang ng konti. Okay. That is your mark that this egg is a salted egg. Ayan. So, yan guys, yung mga kapwa ko OFW na nagki-craving sa pagkain ng salted egg. So, ito na yung inyong recipe. Subukan ninyo sa inyong bahay. Hindi na kayo maghahanap ng itlog na pula. Ang hanapin nyo na lang ay kamatis na pula. So, that's all guys. Thank you very much. Kung bago kayo sa channel ko, please subscribe and share this video para marami tayong mga kababayan na makasubok na gumawa ng kanilang sariling salted egg na pang daily consumption nila. So yun lamang guys. Maraming salamat sa inyo. Bye!